relasyon. Tsambahan nga lang ba kung ito'y magiging matagumpay o hindi? Papasukin ba natin ang relasyon na puno lamang ng paghahangad na sana maging okay? At ang tanging puhunan lang ba natin ay yung salitang sana? O pwede bang maging intentional sa pagdidesisyon dito? May mga taong papasok sa relasyon dahil lang sa pag-ibig. O, malamang napaisip ka na. Hindi ba pag-ibig lang ang dahilan ng pagpasok sa relasyon? Isa yan, pero hindi lang yan. Minsan kasi kapag napaibig ang tao, lahat ng rason ay natatapon at puso na lang ang nasusunod. Kaya madalas nagkakatotoo yung kasabihang, love is blind, but marriage is the eye-opener. Bago pa kasi pumasok sa isang relasyon, meron na dapat mga bagay na dapat ay sinasaalang-alang para mas makatiyak na magiging tama ang direksyon ng relasyon at ito ay tatayo sa tamang pundasyon. O ito ang ilan na pwede mong isama sa checklist. Mutual ba? Baka naman ikaw lang may gusto at yung iniisip mong makakarelasyon ay hindi ka naman pala ganoong kagusto o hindi pa siya settled sa'yo. Mutual din ba na gusto niyong magpakasal? Baka hanggang BFGF lang siya at ikaw lang nakaisip na ikakasal kayo. Maturity. May maturity na ba kayo sa mahalagang aspeto ng buhay? Sa finances, sa emotions, career, sa spiritual life. Yung maturity ng isang tao ay mahalaga dahil kahit tamang tao ang pakakasalan mo, pero pag hilaw pa sa panahon, pilit masyado. Make. Ibig sabihin ito yung kanya bang physical, emotional, at iba pang attributes, yun talaga yung preference mo. Yan ba ay aayon sa pamantayan o baka naman nagustuhan mo lang dahil baka wala nang dumating. Ministry. Yung taong yan ba ang makakaagapay mo sa gustong ipagawa ng Diyos sa iyo? O baka maging hadlang pa siya sa nais ng Diyos na magampanan mo? Kapag ka hindi match dito at magiging hadlang pa, o kaya pag i-give up mo ang nais ipagawa ng Diyos para sa iyo, malamang mali yan dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng taong makakasama na ilalayo ka sa Kanya. Match ba kayo? Pag sinabing match, hindi lang ito kung parehas ha. Minsan kasi parehas nga kayo sa maraming bagay, pero hindi pa rin kayo magkasundo. Merong magkaiba, pero mas maganda ang samahan. Sa values ba ay may alignment kayo? Sa pananampalataya ba ay pareho kayo? Ang sabi ng Bible, huwag kayong makikiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Merong mga relasyon na hindi pa man nagsisimula, alam mo na halos ang kahahantungan kasi alam mong salungat sa nais ng Diyos. Maging matagumpay man ito sa harap ng tao, hindi ito magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pinakamaganda ay yung relasyon na may blessing ng Panginoon dahil ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tsamba at hindi sana ang magbibigay ng kaayusan sa relasyon, kundi ang pagsunod sa nais ng Diyos. Pero pag pinili mo ang nais niya, tiyak na taglay mo ang pagpapala niya. Kaya, asa ka pa.